parang maraming problema yung person mo na hindi niya sinasabi sa'yo. Meron siyang mga conflicting thoughts, meron siyang mga burdens, no, na nasa balikat niya na ayaw niyang ipaalam sa'yo kasi ayaw niya din na mag-worry ka or ayaw niya rin na mag-alala ka. And yung kanyang mga bisyo, yun yung kanyang nagiging outlet para gumaan-gaan yung pakiramdam niya. This person, hindi siya outspoken. Comment down below guys if naka-resonate kayo. Parang hindi siya very outspoken. Parang hanggang kaya niyang itago o ilihim yung mga burdens niya, gagawin niya. And that's because ayaw niya na madami ka or mabigatan ka din sa mga dinadala niya. Parang sinosolo niya lahat. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating Love Tarot reading guys para sa September, no? Para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed. If in case na hindi kayo nakaresonate dito guys, try nyong panoorin yung video para sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo. So ito yung mga sitwasyon na maaari nyong na-experience right now, mga kapixie, comment na lang guys if nakaka-resonate kayo. For some of you guys, maaari nagkakaroon ng addiction. Either ikaw or yung person mo. For most of the time, sila yun. No? Kaya kayo nanonood ng tarot reading kasi kayo yung nakaka-experience. Ibig sabihin, nakikita nyo maaaring na-experience nyo from your partner or specific person. Maaaring may some kind of addiction yung person mo. So, mga masasama or hindi naman masasama. Sabihin natin, mga hindi magagandang bisyo like alcoholism, pagsusugal, pagbabarkada, ganyan. Mga masasamang, again, not so magandang bisyo, mga kapiksi. So, and right now, parang you are hoping, no, na magbago yung person mo dun sa mga masasamang addiction niya. Sorry guys, no, palagi ko nasasabi yung masasamang bisyo. Dun sa mga bisyo niya, okay? And you're praying or hoping na sana magbago yung person mo, mas maging better person siya, maging better version siya, ganyan, para makalayo siya dun sa kanyang mga addiction. And sometimes kasi syempre pagka meron silang mga bisyo, no, nakakasira or nakadagdag ng problema sa relationship, di ba? Lalo na pagka masyado silang lulong dun sa kanilang bisyo. May mga times na nasasaktan kayo, may mga times na nag-aaway kayo, may mga times na literal as in physical na nagkakasakitan sometimes. So, pwede nyong pakinggan if in case na naka-resonate kayo. Pwede nyong guys pakinggan yung ating pambawala ng balakid subliminal kasi nandun yung mga affirmations para maging better version yung person mo, magtigil sila sa kanilang mga bad habits and mas mag-focus sila sa pagiging mabuti and healthy na person, mga kapiksi. Alright? And yung iba naman sa inyo, guys, parang dahil sa yung iba sa inyo, parang feeling ko nagsasawa na kayo sa mga bad habits ng person nyo and gusto nyo na lang ng light, walang sakit sa ulo, ganyan. Yung iba sa inyo, parang feeling ko gusto nyo lumabas, gusto nyo mag-travel, gusto nyo ma-distress, no? And that's fine. Okay lang yun. It's hindi yun pagiging selfish, mga kapiksi, no? Kailangan nyo talaga ng breather paminsan-minsan para hindi kayo masyadong malulong sa pag-iisip ng mga problema sa relationship. So, it's okay to go out sometimes. Labas-labas kayo. Kung meron kayong pagkakataon, kung gusto nyo mag-travel, why not? Kung gusto nyo naman lumabas lang and mag-unwind, pwede rin. It doesn't matter kahit anong gusto nyo gawin as long as makahinga-hinga kayo ng maluwag. You deserve those, mga kapiksi. Okay? Alright. So, tingnan naman natin, guys, yung mga ganap sa relationship nyo. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo dito sa mga sitwasyon na to, no? Tingnan natin yung mga ganap sa relasyon nyo, guys, gamit itong deck na to. Hanapin ko yung energy ng love at saka yung energy ng Sagittarius. Habang sinashuffle ko to, mga kapiksi, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course.
Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail na kayo ng course, Kapixi. Sobrang ganda talaga ng course na yan. Marami kayo matututunan and magbibigay ako din ako ng one free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course ngayong until September 31. So mag-avail na kayo mga Kapixi. Meron din tayong email coaching, guys, no? Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, guys, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinaypixietaro@gmail.com. So, ito yung ating love energy, mga Kapixi. Tapos, ito naman yung energy ng Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Meron tayong presence dito ng air signs, guys. Aquarius, Gemini, Libra. So, for some of you may be dealing with an air sign. Or baka may air elements sila sa kanilang natal chart, guys. Nakikita natin yung angel number 999, mga Kapixi. Check nyo yung ibig sabihin yun. Baka may additional naman sa isa nyo ang inyong mga anghel gabay. Ito yung sinasabi natin, guys, na medyo nai-stress na kayo kaya parang gusto nyong mag-unwind naman, mag-distress, no? Kung meron kayong pagkakataon na pumasyal sa ibang lugar, or kung gusto nyong mag-travel, kung may budget naman kayo, or kung wala naman, labas-labas lang, ganyan. Gawin nyo, mga Kapixi, no, para and connect with your friends. Guys, no, connect with your friends para hindi kayo masyadong maburyong sa inyong sa kaiisip ng mga problema niyo sa relationship, kasi may mga problems talaga and may mga disappointment kayo dun sa inyong relationship, mga Kapixi. Pero other than that, guys, nakikita naman natin na kung merong mga bad habits yung person nyo, meron din naman siya mga good traits, no? Kasi yung person mo, loyal and faithful naman siya sa'yo. Actually, kapag ka okay naman yung person mo, masipag ito eh. Comment down below, guys, ha, if naka-resonate kayo. Parang masipag naman yung person mo magtrabaho. Siguro stress din siya sa kanyang trabaho, Kapixi, no? Kaya yung kanyang mga bisyo, yung kanyang mga bisyo, parang doon na lang niya, nilululong niya sarili niya para ma-distress siya or ma-detox din. Kasi parang ano din, parang pressure din yung person mo sa kanyang trabaho, kung meron man siyang trabaho, or parang nakaramdam din siya ng toxicity sa paligid niya. And yung kanyang bisyo, yun yung nagiging outlet niya para makahinga-hinga naman siya ng maluwag. Yun nga lang, syempre, nakaka-apekto yun sa relationship nyo. Akala mo there's something wrong with you, pero it's not because of you. Wala kang maling ginagawa. Pero yeah, nakikita natin na makaka-recover din itong relationship nyo. Ito namang person nyo, guys, pag kinausap nyo naman ito ng maayos, susunod naman ito sa inyo. Nakikita natin na nandun yung kanyang pag-aalala din, no? Lalo na kung meron kayong maliliit na anak, mga Kapixi, kasi nakikita din naman natin yung pagiging responsible ng person nyo. Meron tayong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. So baka may ganyan din sila sa kanilang natal chart, mga Kapixi. Yung person mo, tsaka parang medyo mataas din yung ambition ng person nyo. Yeah. Parang medyo ambisyoso or mataas din yung ambition ng person mo, kaya parang nagsisikap din siya sa kanyang hanap buhay or yung pagdadala ng responsibility. Feeling ko, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Parang maraming problema yung person mo na hindi niya sinasabi sa'yo. Meron siyang mga conflicting thoughts, meron siyang mga burdens, no, na nasa balikat niya na ayaw niyang ipaalam sa iyo kasi ayaw niya din na mag-worry ka or ayaw niya rin na mag-alala ka.
And yung kanyang mga bisyo, yun yung kanyang nagiging outlet para gumaan-gaan yung pakiramdam niya. This person, hindi siya outspoken. Comment down below guys if naka-resonate kayo. Parang hindi siya very outspoken. Parang hanggang kaya niyang itago o ilihim yung mga burdens niya, gagawin niya. And that's because ayaw niya na madami ka or mabigatan ka din sa mga dinadala niya. Parang sinusolo niya lahat. Gagawa niya ng solusyon yung mga problema niya on his or her own without implicating yun, no? Na parang hindi ka na naapektuhan. Pero yun nga lang, kung siya ay nagbibisyo, nakaka-apekto nga naman. Nakaka-apekto nga sa'yo and sa relationship. Pero kailangan, lalo na kung LDR kayo, baka LDR din kayo mga kapiksis. So, baka meron siyang mga bagay na ginagawa na hindi nyo nakikita o hindi nyo nalalaman. Pero sabi ko nga guys, no, makaka-recover din itong sitwasyon nyo. Kailangan lang dito ng, kasi nga willing naman itong makinig yung person mo. Ayaw ka rin kasi niyang masyadong, so parang hindi naman masyadong lulong tong person mo, kapiksin, no? Parang nandun pa siya sa stage na kapag kinausap mo siya, makikinig naman siya. So, siguro kailangan nyo lang maging consistent sa pag-remind sa kanya. Huwag din masyadong higpitan kasi parang feeling ko medyo kapag hinigpitan mo to, lalo itong magpupumiglas, no? So, tamang balance lang, huwag masyadong mahigpit, huwag masyadong maluwag. Pagbigyan paminsan-minsan, pero pag sumasobra, tapikin nyo rin, no? I-remind nyo rin sila na, oy, sumasobra ka na, tama na, ito na yung limit mo, ito na yung quota mo, tumigil ka na. So, feeling ko naman, susunod sa'yo yung person mo kapag kaganon. Alright? So, comment down below, Sagittarius, if naka-resonate kayo dyan. Ito yung additional na love advice para sa inyo. Kung hindi ka na niya mahal, dapat mahal mo pa rin ang sarili mo. So, I don't know if this resonates with you mga kapiksi, pero just in case na nararamdaman mo na hindi ka na mahal ng person mo, don't lose yourself. Okay? Wag mong, alam mo yun, parang dapat mahal mo pa rin yung sarili mo. Dapat you don't look for validation from your person. Dapat you still feel whole and complete kasi may iba na kapag iniiwan sila ng jowa nila or nagkakahiwalay sila, they feel so alone and lonely. And that's okay kasi human emotions yan. Pero huwag yung kakalimutan na dapat mahal mo pa rin yung sarili mo. It's very important to love yourself mga kapiksi. Whether or not may relasyon kayo, whether or not may karelasyon kayo, or in a relationship kayo. Dapat you always put yourself first and love yourself and respect yourself no matter your situation maybe, kahit ano pa yung circumstances nyo, very important yung self-love guys, kaya nga meron akong dedicated na self-love subliminal, hindi ko alam kung ilan lang sa inyo yung nakikinig pero everyday dapat pinapakinggan nyo yan along with Ho'oponopono para talagang maging maganda yung konsepto nyo sa inyong pamamuhay, okay? Alright. So, yeah. Comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Ito yung ating fourth quarter kapalaran guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi. And see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.